Importante din na naka-erect pa ito kapag sinungkat mo. Doon kayo mag-start sa pinaka-base. Yung parte ng penis mo, diba, minsan sa dulo, manipis, then papataba. Kung nasaan yung pinakamatabang area, yun ang sukatin mo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, may tanong lang po ako. Saan ba mas masaya ang babae? Sa matabang size ni Junjun or sa mahaba? Sana mapansin, salamat po. Pwedeng both, pwedeng sa mahaba, pwede rin namang sa mataba. So meaning, iba-iba po ang preferences talaga ng mga babae. Nakapanood nyo kasi ng porn yan eh. Kaya kayo mismo nalilito kung saan ba pwedeng masatisfy ang babae. Okay, ano ba talaga yung gusto ng mga kababaihan mostly? Ano ba yung average size para masabi mo talagang sapat na yung size mo? Ay, pag-asa pa kayang lumaki kung maliit talaga yung size ng ari? Ganyang karamihan ang concern ng mga kalalakihan. Hanggat maaari, bawas-bawasan yung panonood ng porn ha, dahil hindi maiwasan na ikumpara yung size ninyo doon sa mga napapanood ninyo. Pero kung pag-uusapan natin ang average length sa pangkalahatan is between 5.1 to 5.5. At sa mga Pinoy naman, ang average size is between 4.3 to 4.8. So, konti na lang 5 na, no? Pero may mga Pinoy pa rin naman na mas hinihigit pa nga minsan yung mga pinagpala daw kuno. Alam nyo po ba kung paano sukatin ito? Very important na alam nyo yung sukat para kapag gagamit kayo ng condom, alam ninyo kung ano yung size na bibilhin ninyo. Kasi kapag bumili kayo ng mas maliit doon sa size ninyo, pwedeng mapunit yung condom ninyo. At kapag bumili naman kayo ng mas malaki doon sa size ninyo, pwedeng matanggal yan habang nakikipagtali kayo. Okay, paano sukatin ang haba? Kapag naka-erect po ang ari, doon kayo mag-start sa pinaka-base ng inyong ari. Ito yung tip, ito yung pinaka-base, sa pinaka-dulo. Pwede kang gumamit ng tape measure o ruler para makuha mo talaga yung tamang sukat. Kung duda ka, ngayon, bakit parang malaki? Huwag kang tumigil sa kakasukat hanggang makuha mo yung tamang sukat. Kapag nagsusukat ka, idiin mo siya doon sa pinaka-base, dito sa may pinaka-pubic bone. Lalo na kung medyo mataba or maraming belly fat dyan, i-press mo para makuha mo yung tamang sukat hanggang doon sa pinaka-tip. So, nasukat mo na kung gaano siya kahaba. Next na sukatin mo naman is gaano siya kataba. Yung circumference, yung girth na tinatawag nila. Importante din na naka-erect pa ito kapag sinukat mo. Tumayo ka at yung parte ng penis mo, diba, minsan sa dulo manipis, then papataba, then panipis uli. Kung nasaan yung pinakamatabang area ng penis mo, yun ang sukatin mo. Gumamit ka ng measuring tape para masukat mo ito. Kung wala naman, gumamit ka ng sinulid, then ipulupot mo doon, then kapag nagkaroon ka ng measuring tape, dun mo na lang tingnan kung gaano kahaba yung sinulid na ipinulupot mo doon sa girth mo para masukat mo ito. Ganun lang po ang pagsukat. Huwag mong dinadaya. Sige ka, ikaw rin. Kung nasukat mo ng 2 or 3 inches lang yan, huwag mong i-multiply ng 2 para maging 5 or 6 ha. Maging totoo ka sa sarili. Kailangan na matanggap mo na ito talaga ang size mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Okay, doon naman tayo sa mga iniinom, sa mga pamahid. Wala pa pong study na nagpapatunay na effective po ang mga produkto na tulad ng pinapahid o iniinom para lumaki ang ari ng lalaki. Kung sa iba, nakasubok na effective daw yung paglagay ng cream, ng oil, parang lumaki daw. Yun po ay temporary lamang or maaring iniisip nyo na lumaki. Pero wala pa po talagang proven study o medical na pwedeng i-take or pwedeng ipahid para lumaki or para tumaba ang ari ng lalaki. At kung sakaling dun sa iba meron na take, ano, na pakiramdam nila lumaki, hindi rin po ito safe. Wala pa pong mga patunay kasi talaga
kung ito ba ay safe, kung ito ba ay effective. Kung gusto mo talagang lumaki ang ari mo, meron pong mga surgery talaga na ginagawa para ma-enhance yung size. May kamahalan lang po ito. Kapag ganito po ang desisyon ninyo, siguraduhin nyo na mga eksperto po ang gagawa at dapat 100% decided kayo na gagawin nyo ito. Kaya pag-isipang mabuti bago po kayo mag-undergo sa mga surgery. Alamin din ninyo yung mga pros and cons kapag kayo ay magpapagawa or magpapa-enhance para maiwasan yung mga parating na komplikasyon. And now, doon naman sa tanong mo na ano ba ang preferred ng babae, mahaba or mataba? Okay, alam mo ba na mas maraming babae ang preferred ang average size? Pero sa mga information na nasagap ko, mas preferred nila ang mataba dahil mas nakakapag-provide ito ng mas maraming stimulation. Oops, huwag magpanic kung payat yan. May mga accessories po na ipinalalagay dyan yung iba para mas ma-enhance yung girth o mas tumaba. Pwede mong palagyan ng hump yan, siguraduhin lamang na sa eksperto ka magpapalagay. At siguraduhin lamang na tama ang sukat, huwag exaggerated. Gusto ninyo, ipalalagay ninyo yung malaking ring na kulang na lang ulo na ng bata yung laki, hindi po mag-enjoy joy ang mga partner nyo niyan. Better na i-communicate ninyo yung partner ninyo doon sa size na ilalagay ninyo kung meron man. Kasi sa haba, wala na tayong magagawa dyan kundi surgery na lang talaga. Pero huwag kalimutan kung talagang mahal ka niya kahit ano pang size yan. Tatanggapin ka niya anuman ang sukat niyan. Pagsasaluhan nyo yan. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng mga tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!